What's up mga brad? Welcome back to my channel. For today's episode, Nox ng puta. Yung English talaga. Mag-unbox tayo ng cordless power drill. So ito siya, boss. Actually, ito, nabili ko na ito. Duro may ano ito, mga brad. May 2 weeks. 2 weeks ko yung nabili ito kasi kailangan namin dito sa bahay. Kasi as you can see, oh, naglipat namin ang bahay. At yun na nga. So without further ado, umpisa natin ang unboxing. Ayun mga brad, mag-unbox na tayo ng Bosch Cordless Impact Drill. Ito ang model niya, 8 volts siya, GS. Yan. GSB180LI. 18 volts. So, ito yung bukasan niya. Tapos ang bukas nyo pala ito mga brad, ganyan ha. Lagi nyo titingnan yan. Ito, ito yung paa nya. Ito. Yan, yan yung paa nya. Kasi, apat na paa yan. Ito. Kasi, pag ay ganyan siya at nabukas nyo siya ng ganitong pwesto, laglagan lahat. Kaya alam kayo mga brad, kasi nga dahil sabi ko nga sa inyo, hindi na bago itong ganun to. Itong Bosch na to. Nakalimutan ko lang siyang i-unbox. Sobrang busy. So, click lang natin dito. Pababa. Tapos. So, meron siyang kasamang manual. So, ito yung manual niya. O, yan. Hindi rin natin siya mabasa dahil yan ko kung anong sulat to. German yata to. So, itabi muna natin yan. Dito na tayo. Sa casing nga, meron siyang kasamang battery. Yan. So mga brad, ito nga pala is made in Malaysia ha. Pero may nakalagay din siyang German dito eh. Yun, pero made in Malaysia siya. So may kasama siyang battery, nakatouch na siya. Mamaya natin papaliwanag kung paano gamitin yan. Doon natin dito. Charger. So charger, ito nga pala mga brad, ito fast charger itong ano ito. Yung charger na to. Siguro 30 minutes ganyan full charge na. Nagbi-blink to pag nagcha-charge ka. Tapos pagka full bat na siya, magi-stop na yung blink niya. Extra battery. Yan. So, para pagka nawala ng battery ng isa, pwede mong palitan agad-agad. So kailangan laging naka-full charge tong extra battery niya. At ito, hindi ito kasama talaga sa loob ng casing na to. So ito yung binili namin separately. Umpisa na natin. Paano nga ba talaga gumagana itong anong to? Itong cordless drill na to. Unahin muna natin sa pagtatanggal ng battery at pagkakabit ng battery. Pagtanggal ng battery ay simple-simple. Ngayon nakakabit na siya. Battery. Ayan. Kabit na yung battery. Ipipress nyo lang siya rito. Tapos i-slide nyo. Oh, ha? Press. Kabit ulit natin. Press. Slide. So, tanggal na agad. Ito naman mga brad. Kung paano naman i-charge itong battery na to. Tatawag nyo lang siya. Then, i-align nyo lang. Tapos, slide. Yan. Pag na-slide nyo ng ganyan, maglalock na yan. Ngayon, paano naman i-release ulit yan. Or tanggalin. Press nyo to. Hawakan nyo dito. Slide. So yun, tanggal natin ang battery. Ngayon, sinasabi ko kanina, habang naka-insert to dito, yan, habang naka-insert yan dyan, magbi-blink tong anon to, magbi-blink tong ilaw na to. So try natin para makita nyo. So yun mga brado, sinaksa ko na siya. Nagbi-blink siya. Pag full charge na yan, malamang full charge yan pag nag-steady na yung blink ng green light na yan. Ngayon, balik na ulit tayo dun sa pag-explain kung paano gamitin yung cordless drill. Yun mga brad, nandito na ulit tayo. So, isi-set aside na natin to kasi tapos na natin explain yan. Ito na nga pala mga brad ha. Kailangan lagi fully charge to para meron kayong pamalit dun sa battery na nakasaksak agad dito. Para pag fully charge to, na walang kayo ng battery dito sa nakasaksak dito, hindi kayo mabibitin sa pagtatrabaho.
Alright? So yun, pagkakabit nito, yan, tutok lang dyan, slide, again, tutok nyo lang dyan, yan, tapos, marig nyo yung click na yan, o, lock na yan. Pagtatanggal naman, press nyo lang yan, release, slide, slide, slide lang. So ngayon, mga brad, paano ba gumamit ng cordless? So ito ang indicator ng ikot ng barena natin. Pag pinush nyo tong button na to, yan. So ito nakalabas to, no? Nakalabas to sa akin, sa side ko. So pag bindit nyo yan, clockwise yan. Pahigpit yan, ibig sabihin pahigpit. So pag pinindot mo naman to, counterclockwise, ibig sabihin paluwag ng tornilyo. Or kung nagbabaray na kayo, para madaling umatras yung drill bit, i-counterclockwise nyo. Yan, para makita nyo maigi, mga brad. So, ito clockwise. Tapos tong kabila, counterclockwise. And nga pala, mga brad, kagandahan nito, may ilaw to dito. So mamaya matatry natin yan. Ayun o, no? Ilaw, di ba? So yung ilaw na yan is nagsisilbing guide sa'yo. Pag nagbaray na ka rito, yan, kunyari dito, yan, nagbabaray na ka rito, kita mo yung ano, kita mo yung binabaray na mo, yung screw mo. Diba? Anyway, so tapos na tayo dito sa paggamit nito, button na to. Dito naman tayo. Ngayon, itong number 1 ay yung speed control niya. So number 2 mas mabilis. Ayun yan. Number 1, mabagal. Ang kagandahan lang dito, mga brad, is pwede niyong i-control yung speed niya manually. So yan, dahan-dahan lang. Tapos pag diningin ko yan, pabilis ng pabilis yan. Pero ang bilis niya is designated lang dito sa number 1. Pero pag nilipat natin ng number 2, ganun pa rin, controllable pa rin siya. Pero iba na yung bilis niya. Pag ginagawa ko pa din yan, mas bibilis pa lalo yan. Oh, yun, mga brad. So, again, ito ang ano, indicator ng speed niya, ha. Ngayon, dito naman tayo sa number. Kung medyo magtataka kayo, ano yung number na to? Number 1 to 20. So mga brad, itong number 1 to number 20 na to, so baligtarin ka lang ha, paano yung maikot, ay ito ang torque nya. So anong ibig sabihin nun? Anong use nun? Ibig sabihin nun, pag nilagay mo sa number 1 at may nakasalpak na screw dito, oh, lagyan natin. Sabihin natin, kasi mga brad, hindi tayo makapag-demo kasi gabi na eh. Lalak natin. Paglalak nito ay madali lang. Yan, yan lang. Hand tight. Minalik kang ganun, okay na. Meron na tayong screw. Set na tayo sa number 1 na speed. Number 1, torque. Mamaya ko na ipapaliwanag ito. Itong image na to at itong image na to. Dito muna tayo sa numbering na to. Itong numbering na to ay, sabi ko nga kanina, ito ay torque. So, pag nilagay mo sa number 1, for example, nag-screw ka, so may screw na nakakabit dito, at ito kunyari lang ha, ito ang kahoy. Pag binarayan ako yan, kung number 1 lang ang torque na nilagay ko, hanggang dito lang yan. Gets nyo? Hanggang dito lang yan. Kumbaga, kung saan lumapat yung ano, saan lumapat yung torque number 1 na yun, hanggang dun lang yun. Ngayon mga brad, pagka pinihit nyo to ng number 5, or sabihin natin number 10. Yan. So, pag number 10 na yan, mga brad, at may screw dito, ito yung kanyang screwdriver, may screw dito. Pag nilubog nyo yung ganyan, nilubog nyo, yung screw eh lulubog. May lulubog pa rin yan ng todo yung screw. Dahil ang torque nya is 10.
Ngayon, pag na-reach niya na yung torque na 10 na yan, tak 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 tak, gaganyan na yan. Hihinto na yan. Gaganyan na yan, no? May maririnig kayo dyan sounds na ano eh. Na ibig sabihin, na-reach niya na yung torque na 10 na yan. So, yun ang use niyan. 5, 1 hanggang 20. Yun ang use niyan. Unting recap lang. Itong switch na to ay clockwise. Counterclockwise. Ito ay speed. Speed button. So, itong numbering na to until 20 ay torque. So, ngayon. Ito naman tayo ngayon. Ano nga ba itong mga images na to? Itong images na to is simple lang. Ito ay para sa screw. Kung mag-i-screw ka, ito ang gagamitin mo. Ngayon, kung magbabaray na ka naman sa kahoy, ito ang gagamitin mo. So, ito, for drilling to. Itong isa, para sa screw. Itong isa, for drilling. At ito namang huling-huli nito ay hammer na to. So, pwede to sa concrete. Pero mga Brad, piece of advice lang. Huwag niyong gagamitin to pagka medyo yung matitigas talaga na pader yung ano, yung paggagamitan niyo. Ito, ginamit ko to, nagkabit ako ng cortina, yung pinaka bracket niya. Tapos nag-ayos ako ng mga outlet. So yun, pwede siyang pambutas. Pero yung mga ano na, yung mga kunyari maglalagay ka na ng L bracket kasi kailangan 'yun, ano eh, malalaki 'yun. Gagamitin mo dapat baray doon, is mga heavy duty na. Mas maganda gamitan mo na ng ano 'yun, yung talagang baray na may wire. Kasi yung parang ano na 'yun eh, mga pangmalakasan na talaga 'yun eh. So yun na nga. Back to topic tayo. Pala, ang use pala nito ay carbon, ha? Ang mga baray na kasi, pag naupod yung carbon yan, pwede mong palitan yan para maging bago ulit yung ano, performance ng ano, baray na mo. So, yun mga Brad, natapos na yung ating pag-unbox ng cordless drill. At sana may natutunan kayo. Pag-unbox muna tayo ngayon na sabi ko, lumipat kami ng bahay. So, may makakasama ako sa content ko na lagi nyo rin nakikita sa channel ko na to. So siguro ang gagawin namin dun is puro challenge ang gagawin namin dun. Mahirap kasi mag-video pa sa labas eh. Dito muna kami sa bahay, parang magtawag dun. Magtawag sila dun, diba yung mga vlogger? Sit down challenge mong tawag dun. Dito, hindi ko alam. Basta yun, bahay vlog, indoor vlog. So yun muna mga brads, again, yung palang gustong bumili nito, yung cordless drill na to. Or gusto nyong bumili, ito hindi sponsor to, ah, ipa-vlog ko lang yung store nila. Ang store nila ay ang pangalan ay Brightway, located at Barua Village, Wakra. Look for Mr. Naushad, lalagay ko dito. Ito, exclusive lang sa mga taga-Qatar, para sa mga nanonood sa mga hindi taga-Qatar. Kung may katanong nga kayo, comment lang kayo, ibibig ko sa inyo yung number ng tao. Betyon. Ito pala, nabili ko to for 150. So originally ang price nito siguro ano, malayo sa 450, basta 450 yung nakuha nito. At yun nga yung mga previous time yan, syempre. So yung mga Brad, bago lang kayo sa channel to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Kung nga po pala si Kiko Rice, kita-kita yung susunod na content na gagawin natin. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Bye!